Yo, what's up mga karancho? Welcome back sa ating kitchen, sa ating dirty kitchen, na literal. Ay nako, dito na naman tayo. At tayo magluluto na naman, syempre. At ang ating lulutuin ay sinanglay. Sinanglay na tulingan. Ayan. Tulingan, pinutol-putol natin. Tapos, ito na ang ating mga sangkap. Tadang! Yan, automatic. Meron tayong luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Meron din tayong tanlad. Ito, tanglad. Importante ito kasi hindi na natin ito pinakuluan. Niluto sa suka. Kami noon pa man talaga sa Bicol, hindi naman talaga niluluto sa suka ito eh. Dahil yung sinasabi nilang langsa, natural talaga sa yan. Natural talaga sa tulingan. Yung mga isda may kanya-kanyang langsa yon, kaya nga yun ang ating nagugustuhan pag ating niluluto. So ito na nga. Yung sinasabi nilang lang sa makapagpapatanggal nun eh, itong tanglad at ang luya. So ito na, gawin na natin ang proseso. Pagsasama-samahin lang yan sa ating paglulutuan. Pero may ano pa nga pala, pechay. Yan, pechay, dalawang tali. Ang una natin gagawin, paghihiwalayin natin yung tangkay. Al tangkay. Gaganunin mo lang yan. Oh. Tapos yung tangkay, yun ang ilalagay mo sa ilalim. Kasi di ba pag naggata tayo, nagkakaroon ng tupong. Ayan. Ayan ang ano niya. Ilalagay mo sa ilalim. Yung al tangkay niya. Al tangkay o al tangkay. Kasi itong tangkay, masarap yan pagka medyo may sunog-sunog. Yung medyo nagbabrown. Medyo sunog na brown. Yan. Masarap yan. Kaya yan lalagay natin sa ilalim. At pagkatapos, susunod na natin ang lalamasin pala natin yung sangkap. Sandali lang. Lalagay mo pala sa isang lalagyan. Ayan. Lagay mo sa isang lalagyan yung lahat ng sangkap. Ayan. Ayan. Ganyan ang style mo. Kamatis. Nagkamatis pa pala tayo. Nasabi ko ba kanina? Tanga-tanga namang cooking to. Cooking instructor. Oh, ito. Kamatis ganyan karami. Mga tatlong piraso nga yan. Kamatis. Pagkatapos, atin ang asinan. Asinan natin ang bahagya. Tapos, lagyan din natin ng bitchin. Yan. Para ka lang naman naggawa ng sausawan. Tapos, yan, lalamasin mo yan. Lamas ng lamas. Kabango. Sarap ng amoy. Yan, paghahaluin mo lang yan. Minutes na kaagad. Ang bihira. Yan. Tapos, medyo pisil-pisilin ng konti. Yan. O, diba? Para sinuka ng leon. Pero, yan ang masarap. Ganyan yan. Tapos, lagyan mo na rin ang sapin sa ilalim. Ganito. Yung kalahati, lagay mo sa ilalim. Oh, di ba? Lagay sa ilalim kalahati.
At pagkatapos, lagay mo na yung tulingan. Yan. Ganyan lang yan. Maganda yung hindi siksik ang pagkakalagay mo ng isda para yung kulo pumupunta sa ibabaw. Sa ibabaw ang kulo, hindi yung sa ilalim ang kulo. O, ganyan. Tapos, lagay mo na uli yung natitira pang ano, ricado. Oh, nako, kasarap na yan. Medyo nagmamantika yan mamaya. At iipit mo na lang dito sa gilid yung tanglad para naaabot siya ng sabaw. Yan, gilid. Tapos, ilagay mo na yung gata, pangalawang gata. Yan, nako po. Ganyan ang sinanglay. Dagdag ka ng kunting asin. Mamaya mo na ulit timplahan ng maayos. Tapos, yung dahon ng pechay, yun ang ilalagay mo sa ibabaw. Oh, ha? Ganyan lang yan. Oh, yan ang tinatawag naming sinanglay na tulingan. Magkaparehas lang ng sinanglay na tilapia, pero ibang proseso naman yun. Sinanglay na tilapia kasi madaling madurog. Itong tulingan, hindi basta-basta nadudurog yan. Tilapia, madaling madurog, kaya binabalot ng dahon. Eh, itong tulingan, matibay yan eh. So, ito na nga, isasalang na natin. Ganun lang. Hindi mo na kailangan yung kung gaano karami yung ano. Basta yung balance mo lang, ibabalance mo lang yung dami. Kung marami yung iyong gulay, marami yung iyong tulingan, i-adjust mo rin yung ricado mo. Salang na natin. Sindihan ng balan. At ilagay na ang salang na. Gayan lang yan. Oo ha. Tapos, takpan natin. Yan. Hintayin natin kumulo. Whoop! Aha! Kumukulo na. Akin atin ang titimplahan kung tama na ba yung alat. Medyo konti pa. Konti lang. Yung bitchin, tama na. Tama lang yung bitchin. Hintayin pa natin siyang kumulo pa ng kumulo hanggang sa maiga ng konti bago natin lagay yung kakanggata o lipotok. Pag ganyan pa nga pala karami ang ano, sabaw, huwag nyong titimplahan ng asin ng eksakto. Kailangan medyo matabang. Kasi pag naiga yung sabaw nito, diyan lalabas yung alat. Okay? Yo! Oho! Medyo manaiga na eh. Dito kanina yan eh. Oha! Ganto na paghahalo. Yan. Para yung nakadikit sa ilalim, mabago ng lugar. Tapos, lagay na natin yung ano, liputo. Yan. Huwag na natin lahat. Hindi ko na nilahat yung lipotok. Para. Yan. Yan. Halo-haloin lang ganyan. Kasarap.
ko, anong sarap. Nilagay ko sa ilalim ng kamatis, umibabaw din. Ayan. Ganyan-ganyan, galaw-galawin para di magkorta. Paigahin na natin. Diretso na yan. Yan na. Higa na. Nagmamantika. Tingnan nyo ang sabaw. Pag lumamig yan, lalapot. Pero ayos na yan. Yan ang sinanglay na tulingan. Bicolano recipe. Atin ang titikman. Ito na. Matitikman na natin mga karancho. Ang ating sinanglay na tulingan. Wala siyang lansa. Ang maamoy mo sa kanya ay parang ano. Medyo may similar sa sardinas. Yun lang. Kasi nga, pagka lutong-luto yung isda, wala kang maamoy na langsa. Ito na, ang ating sinanglay na tulingan. Ayan, masarap itong kamayin. Kaya hindi tayo magkukutsara ngayon. Kasarap. Masarap din ang kamatis. Nako po, maglalaway na naman yung mga Bicolano dyan. Oh, mga Bicolano, mga Oragon. Madyan na hindi ta magkakan, mga Bicolano. Medyo kumakapit yung asim ng ng kamatis. At sabi nila, nasa buntot daw ang lason ng ano. Ang lason ng tulingan. Hindi. Ang paglilinis ng tulingan, hawakan mo yung buntot. Pilipitin mo. Habang pinipilipit mo, hatakin mong ganun. May sasama yan na parang ano, parang muscle. Yun lang tatanggalin nyo. Pero kami noon, sabi ko, hindi naman namin tinatanggal yan. Ang nakakalason na tulingan, yung ano, yung bilasa. Kasi nandoon niya yung maano ka, ma-allergy ka. Yung makati sa bunganga pag kinain mo, yung bilasa. Ngayon na lang uli ako nakatikim ng ganito. Bihira kasi magkaroon ng tulingan dyan sa isdaan. Meron naman yung mga tambakol na malalaki. Ayaw ko nun. Ginoo. By Japper Sniper. Pag uwi ko, patitikimin kita ng ganito. Pag uwi ko dyan. Pag dumayo ko ng bukana. Pag luluto ko yun si Japper Sniper, patitikimin ko yan. Patitikimin. Nang biryani. Yan, biryani. Kabsa. At to, mga gata. Mga ginataan, nako. Huwag imong matilawan ni Bay. Diyos. Ginuodong. Ayos. Halos lumambot na yung buto. Parang ano na, parang ng silaing na tulingan. Kasarap. Ayun, kaya pala nag-amoy sardinas. Pag naluto mo ng maigi, tulingan, di ba yung hinaing na tulingan, ganun ang amoy. Ah, kasarap, buntat na naman ako.
Pero okay lang. Okay lang ako, maraming kumain. Nagpa-BP ako sa bata kanina. Ang BP ko ay 130 over 80. Bibihira daw, sabi nung nagbibi sa akin, ako, bibihira ang kagaya mo. Karamihan niya dito, mga matataas ang dugo. Ay, ako. At nagpaano ako nung sa sugar. Mababa nga raw ang ano ko, sugar. 130 lang daw, ang normal daw ay 170. Ang sugar. Okay lang. So, yun na po. Bago pala natin tapusin ang ating video na ito, shout out nga pala doon sa mga bago nating kaibigan sa Bukana na Sugbo, Batangas. Shout out sa mga vlogger dyan, kila Hansik Official, kay Jumon Official, Katisoy TV Official, sino pa ba? Paring Lanlan! Lanlan kulog, malakas tumalon, laging 20 ang baon. At syempre, mga legend dan, sina-shoutout ko rin, si Wasalak, shoutout, si Idol Japper Sniper, shoutout, paring Japper. At si Louie, kakarating lang ng Bukana. At yung Sowig family, si Kabungot, Kabugoy, si Kabugay, si Bangyaw, si Kalamaw. Ganun din naman yun eh. Shoutout po sa inyo lahat dyan. At syempre, hindi ko makakalimutan yung shoutout ang aking mga anak. Si Angelo Villanueva, Anthony Villanueva, Angelica Villanueva at Andrew Villanueva, shoutout sa inyo. I love you. At sa dalawa kong apo, si Ali at si Leah, shoutout mga apo ko. So, ito na po, maraming salamat sa mga nagtapos ng panonood ng aking mga video. At sana huwag niyong i-escape ang mga ads. Malaking tulong po yan sa akin. At pag tayo sumahod, mayroon din tayong matutulungan tungkol dyan. So, maraming salamat po. God bless. Ingat po tayong lahat. At lumalala naman ang pandemya sa buong mundo. Ingat po. Dasal lang tayo. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you to all.